Hi guys! Welcome again to my channel. At ngayon, nandito ako sa bahay namin sa Bulacan para magpahinga because it's a long weekend. And this is the first time din na ipapakita ko sa inyo itong bahay namin. Itong bahay namin, more or less, is a decade old na. Madalas ako dito noon when I was in college para mag-review kasi that time, mas tahimik dito eh. Kung gusto mo talagang totally mag-disconnect, dito ka lang kasi talaga makakapagpahinga ka. At yun, simulan na natin ang tour. Pagpasok nyo dito sa pinto, ito na ang bubungad sa inyo, ang aming sala. Kung mapapansin nyo, itong nakalagay na to, itong nakatayong division, ito ay yung railing ng hagdan namin. And since yung part na yon is ginawa ng kwarto at tinanggal to, nilagay na lang namin siya dito para division itong sala at nung dining namin. Yan. And kung mapapansin nyo, medyo may mga deteriorated part na nitong bahay kasi sobrang bihira na lang kami nag-i-stay dito. At dito naman yung dining area namin. Ayan. At itong part na to, ito na yung pina-renovate namin. Or ito na kasi extension nitong bahay. So, this is the washing area. Supposedly, nandito dapat yung washing machine namin. But since hindi naman kami talaga madalas nag-i-stay dito, nilagay na lang namin sa CR. So, this is the kitchen. So, makita nyo yung mga cabinets namin dito sa baba. Sira-sira na din siya. And the cooking area, meron kami dito maliit na ref. And itong overhead cabinets namin, sira-sira na din to eh. Kasi nagkaroon ng leak dito kapag umuulan. It's like this one. Ito yung ceiling niya. Kasi naka-inside gutter siya eh. So hindi na namin siya agad napaayos. And even our doors. Yan, tulad dito. Ano naman ang pinagkaiba ng pinto sa pintuan? Ang pinto, it's a noun. Siya yung binubuksan at sinasara mo para makalabas-pasok ka sa isang kwarto. Yung pintuan naman, siya naman yung lugar o yung place kung nasaan yung pinto. Meron ding iba't ibang klase ng pinto. Merong glass doors na usually nating nakikita sa mga commercial buildings. Metal doors katulad ng mga nasa fire exit. Wooden doors sa mga bahay katulad ng mga pinto namin dito. At meron din mga PVC doors na ginagamit sa mga CR. Ito naman yung aming CR. Itong pinto ng CR na to, inlipat lang siya dito. Kasi yung original na location niya is nandun sa may bandang loob. So, kaya kapag binuksan namin to, yung pinaka-switch ng ilaw niya is nandun dito pa. Kasi dito dati nakapesto yung pinto. So, yan eh. So, ito yung washing machine, pinasok na lang namin dito. And may mga cracks dito sa walls namin. Ayan, kung mapapansin nyo. Di naman talaga naiiwasan ang mga cracks sa mga bahay, lalo na sa mga dingding o walls. Yung mga dingding ay mayroong mga reinforcement bars at konkreto. At sa science, alam naman natin na ang mga bakal kapag naiinitan, nagkakaroon ng thermal expansion. So isa yan sa mga naging adjustment ng mga reinforcement bars at ng concrete mix sa ating dingding. Paano mo nga ba malalaman kung ang mga cracks ay tolerable o hindi? Una, kung ang mga cracks ay superficial lang naman katulad nito, hindi pa yan delikado. Pangalawa, isa sa mga basic na ginagawa ay naglalagay ng piso dun sa pinaka-crack. At kung yung piso mo ay pumasok sa loob, ibig sabihin malalim na yon. At you can seek a professional engineer para mapag-aralan ng structural stability ng bahay mo. So ngayon naman, akit na tayo sa second floor. So ito naman yung aming hagdan. Ano naman ang pinagkaiba ng hagdan at hagdanan? Katulad lang din yan ng pinto at pintuan. Ang hagdan ay yung steps o yung baitang kung saan ka umakit at bumababa. Ang hagdanan naman ay yung lokasyon o yung place kung nasaan ang hagdan. Yung hagdan namin is naka 3-way switch. Ayan. So, ang ibig sabihin ng 3-way switch is meron siyang switch dito sa baba at meron ding switch dun sa taas. This one. So, para kahit saang pesto ka, pwede mo ma-on and off yung ilaw. Kadalasan, sa hagdanan talaga pinopesto yung mga 3-way switch.
So, dito nakapwesto yung sinasabi kong reading na pinang-division namin dyan sa baba. Ayan. Going up, merong isang kwarto. Ayan, dito kami nag-i-stay. Gaya nga ng sinabi ko dun sa past video ko, ito yung naka-air-condition na room kasi sobrang init dito sa Bulacan. Dito sa kwarto, meron kami isang malaking cabinet. Bali dyan na nakalagay lahat ng mga damit namin. At dito sa kabilang side, meron kaming storage area na nakapwesto sa taas ng hagdanan. And it's a one good idea to maximize yung space ng bahay. And this is our little home dito sa Bulacan. At sana meron din kayong natutunan sa mga nabanggit ko kanina. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and subscribe to my channel. Thank you guys for watching!